Okay, so what's up mga kapre? Ngayong umaga, subukan naman natin mag-repair. Na baka ma-repair natin yung ating washing machine. May problema niya kasi ay yung pag-ikot niya. Kaya na hindi siya bumabalik. Single direction lamang siya. Isa lamang yung pag-ikot niya. So, subukan natin gawin. Mga simple lang naman siguro. Okay, pag hindi natin kaya, tawag tayo ng technician. Ayan, tingnan natin mga kapre. Like a bell cut. So, check natin ngayon 'to yung ano ng washing machine namin, no? Ayan. So, may problema kasi hindi bumabalik yung ikot. Okay. So, pandarin natin. Tingnan natin ang ikot siya. So, hintayin natin. After mga ilang segundo, mga 10 plus less than 15 seconds, ikot ulit siya, same direction pa rin. Ayan. So, ayan yung problema, no? Ayan. Check natin, titingnan natin kung magagawa natin ang paraan yan. Okay. So, ayan, since wala naman akong skills sa pag-re-repair paggawa ng mga washing machine, pero subukan pa rin natin. Siguro naman mga minor problem lang yan. Try natin buksan. Okay. Okay, syempre bago natin check. Okay, make sure na naka-unplug muna siya dun sa outlet natin. Dito natin to, titry natin buksan to. May mga screw naman siya dyan. Okay, sa mga drilled para makita natin yung ilalim. Oo, oh, ayan. Unti-unti natin. Nandiyan lang yung mga screw niyan. Dali na naman yung kalasin. So, ito yung ano niya. May motor niya. Yung belt niya. Nakita niya ba yung belt? Ayan naman. So, ngayon. Parang wala naman dito magiging ano. Kukunin naman natin. Check natin itong kanyang mga. Ito to. Yung mismong kanyang switch to controller. Ito yung kakalasin natin, kukunin natin, titingnan natin. Okay, yung timer kung natin natawag. So, kakalasin natin to dito. Ayan yung mga screw nyan. Okay. Bari apat yung screw. Nakalasin natin. So, ayan, nakalas na natin yung apat na screw. Gawin natin, tataas lang natin to. Iangat lang natin. Iangat lang natin. Ayan, makita natin dito yan. Yung controller niya. Yan yung kakalasin natin, no? Ito, ito yan, controller. So, ngayon, tatanggalin muna natin to para maitas natin. Wala naman tayong problema dito sa kanyang drain. So, nakatali yan dyan. Okay, pwedeng kalasin natin ito muna. So, kalasin natin, kalasin. Okay, so ayan, nakalas na natin yung tali. Ay, mayangat na natin. So, makukuha natin yung timer. Ayan, ito yung timer. So, ito yung ating titingnan. So, dapat ito ay bumabalik na pag umikot. Check natin. So, ayan. Natin na sinaksak muna siya. No? Nakasplug na siya. So, check natin pagka iniikot natin ito. Tingnan natin yung kanyang timer. Yeah.
naman siya. Umiikot naman yung timer natin. Kaya lang yung isa sa loob ng gear. May isang gear pa kasi doon sa loob. Siguro yun yung para bumalik siya. So, malamang ito yung papalitan natin. Ha? So, kakalasin natin yan. Then, bibili tayo sa mga tindahan ng ano yung timer. Okay, yan na papalitan natin. So, ayan. Bukas siya. Ulitin natin. Ito yung ano, ikot niya. So, mga ilang segundo. 15 seconds. Ayan, mawala sa pag-take niya. Okay, nag-stop. So, ayan, nag-stop siya. Okay, umiikot ulit. Mga 10 seconds nga. So, ayan, papalitan natin. Punta tayo ngayon, bibili tayo ng parts niyan. So, ayan, karating lang natin, no, galing sa ano, doon sa bayan. Naghanap ako ng bilihan ng ano, doon sa timer ng ating washing machine. Ito to. So, ayan yung nabili ko, ito yung bago. Ay, ito yung luma. Pinatanggal din natin na kanina. No, kaya medyo natagalan pagtatanggal nung ano, gawa nung kalawang impact rings ang ginamit, kailangan medyo dahan-dahan dahil nga plastic yung lagayan na. Ngayon, ikakabit na natin. Subukan natin yung ano. Sa pagkakabit. Medyo mga nabibili natin yung iba, marami yung wire dito. No, okay. Binili natin tatlo lang kasi yung ating kinalas kanina ay ito tatlo lang din. Na may mga kulay sila since magkaiba yung kulay nila pero yung position naman ng mga wire niya yun na yung magiging ano niya. Kung yung brown tsaka ito yung magka itong dalawang ito. Okay? Ganun yung kuka natin. At make sure na ito ay kasya dun sa cover ng ating washing machine. Okay, try natin, kakabit natin kung mababago na yung ikot ng washing machine natin. Okay, dahil medyo maiksi yung wire, ano naman ay nabili natin. Ginawa natin ay dioktong na lang natin ito. Ayan, dioktong na lang natin para pagdating dun sa baba niya. Kakulay siya ng mga napiluto natin sa baba. No. Ayan. So, ilalagay natin dito. Bali ay okay. Kanya natin. Kanya siya nakalagay. Ayan. Pasok natin siya dito sa butas. Okay, pasensya na po lang ako tagahawak ng camera natin. Solo lang tayo. Ayan, ito. Huwag lang yung mga motor yung masisira. Hindi naman masyadong mahirap. Okay, ayusin mga washing machine, no? So, ayan, ito na yun. Lapasot natin sa ilalim. Kukunik na lang natin ito dito, no? Ayan, magkakakulay. Magiging magkakakulay na sila. Ito natin. Okay. Okay, so, ayan, nakakabit na natin yung ano niya. Wire niya. Lagi na natin ito. Lakabit na natin yung wire niya. Lalagyan na natin yung plastic, no? Ayan. And then, ito, nakabit na rin natin. Kita ba? Ito, ito. Ayan. Okay. So, ayan yung bago natin binili. Nakabit na natin. Babaikan na natin yung mga cover. Then, te-testingin natin. So, fix muna natin yung mga cover. Okay. So, ayan. Naka-taps na natin. Nakabit na natin. Fix na natin yung mga cover niya. Tornilyo na natin. Testing na natin ito ngayon. So, plug natin. Let's see. Okay, and
Tingnan natin. Okay, dapat tandaan natin kapag medyo yan, problema tayo with the washing machine natin. Hindi naman siya kasi yung ano, malaking problema kapag ganyan yung mga na-encounter natin sa washing machine natin. No? So, ayan mga kapre, no, natapos tayo gawa natin. Ayos na ulit yung ating washing machine. Magagamit na ulit siya ni Commander sa kanyang paglalaba. Okay, so ayan at sana ay may natutunan kayo na konting technique para at least kahit papaano ay hindi na tayo tatawag ng mga gumagawa na alam naman natin na medyo yung cost of labor ay medyo mahal din. Napakasimple lang. Pasaysa na kasi wala talaga akong tagahawak ng ating camera kaya yung detailed na pagkukuha natin ay hindi natin na videoan. So muli hanggang doon na lang mga kapre at maraming maraming salamat and God bless everyone.